Papapalik na tayo. Nababasa niyo ba yan? Ayan guys, so doon tayo sa 1700. Ito talaga yung kulit dito, no? Parang yung aesthetic. Wow, world's best airport for baggage delivery. Hindi kasi naiintindihan, oo lang ako na oo eh. Yun, bibili na muna ako ng Rolls na matcha. Parang hindi dito. Hindi tayo dito. Okay guys, hello sa inyo lahat. So we are down to our last and final episode dito sa ating Japan series. So guys, maraming salamat ngayon pala. Nagpapasalamat ako sa inyo sa panonood ng vlogs ko. Kasi kung hindi naman dahil sa inyo, hindi naman ako magkakaroon ng views dito. At kung hindi din dahil sa inyo, ay hindi din ako magta-travel. Kasi guys, nanonood kayo ng vlog ko. Kaya mas lalo akong nabuboost yung aking confidence na mag-vlog. At mas lalong nabuboost yung aking confidence na mag-travel at ikutin ang buong mundo. Specifically, the 195 places or countries around the world. So guys, ngayon is our last day and mag-check out na tayo dito. I mean, nag-check out na tayo dito sa Hotel Colton sa Ibashi. And guys, highly recommended. So yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And if ever, kung magbubook kayo dito, use my code PAULIVAN50 para meron kayo additional 5% off discount sa lahat ng na-avail niyo sa Klukyan. Mapa hotels, flights, and activities. And guys, ngayon pupunta na tayo sa Namba dahil doon yung Nankai na rapid na express train from here sa Osaka to Kansai International Airport. And yung link guys, nandyan sa baba kasi in-avail ko din yung ticket doon via Kluk and pwede niyo din gamitin yung aking code doon para mas maka-discount kayo. And guys, kapag ka mag-book kayo is i-maximize nyo para makuha nyo lahat ng discount. And if ever na nakap nyo na yung 500 pesos discount, gamitin nyo na lang yung code na yan sa account ng parents nyo, sa travel buddies nyo, or kahit kanino pa man, okay? So, let's go! Maglakad na tayo. So, hindi ko mahahawakan tong phone habang naglalakad kasi tignan nyo naman kung gaano kalaki ang aking bitlet. Nakabili ko ng sapatos ng aking grandmother, meron pa dyan mga chocolates, tapos ang bigat pa ng bag ko sa likod kasi andito yung iPad ko and lahat ng mga gears ko, like MacBook, like mga tripod and etc. So let's go guys and magmadali na tayo kasi 8 o'clock yung flight natin, it's already 3:47, let's go! Ayan guys, andito na tayo ngayon sa Sensaibashi with the Suji Line. So dito sa the Suji Line, sasakay tayo papuntang Namba and from there, hilipat tayo ng line para sa Nankai. Let's go. Okay guys, so nasa Namba na ako. So ito yung hahanapin yung sign. Nankai Line, 50 meters to left. Ayan, nakapalik na tayo. Sundan natin to. Dito sa side na to yung Nankai. Ayan. Let's go. Ito lang talaga yung mabigat na struggle ko every time I'm doing solo travel. Plus, yung pagbe-picture. Pero at least yun, may tripod eh. Ito ako talaga. Like ako lang. Tapos ayun, napapantayin mo doon, baka mamaya kasi bumaligtad. Eh, ang dala ko pa naman lagi, malalaking maleta guys. Kaya, let's go. Yan! Noong first day ko, nandito ako. Dito ako medyo naligaw. Ngayon, papanik na tayo sa Nankai. Yan. Mag-ano tayo? Elevator. Kaya mo pa ba? Kaya pa, syempre. Let's go! Ayun guys, nakalagay dito sa taas na ganyo. Nankai Namba Station. Let's go! Ayun. Papapanik na tayo. Nababasa nyo ba yan? Nankai Namba. Naiyak na ako ngayon. Yung mga pumapanik dito may mga maleta. Dahil nga dito yung papunta yung airport. And aside from that, center to eh. Like gitna. Ayan, so dito ko i-claim yung ticket na nakuha ko sa Kluk. Ayan guys, reservation tickets. So guys, nakakuha na ako ng ticket ko. So 1700 na ako, which is 5 PM. And it's already 4:12. Ang iniisip ko, kasi ang flight ko is 8 o'clock. 8:45 ato, 8:55 PM. So sana makaabot ako. Kasi alam ko on time kasi dito sa Japan, diba? So yun ang pinakatakot ko ngayon. Kapag ka naiwan ako, bukas pa ako siguro makaka-uwi. Or baka sa isang araw. Let's see. Ayan, pampalubag loob. Nag-starbs muna ako. Magmamatcha din muna ako. Ay, nako. Ayan guys, matcha na lang talaga nagpapawala ng kaba ko. Let's go. Ayan guys, punta na tayo. So, ito yung ating ticket. So, 1700. So, 5 PM ang ating biyahe. Tapos, 5
7:37 PM na doon tayo. So ibig sabihin 37 minutes yung biyahe. So car number 1, seat number 5, reserved seating to guys. And itong ticket na to, I avail this via Cloak. So yung link lalagay ko dyan sa ibaba. And also, if ever you wanna have a discount, use my code FULLAEBA 505 and create an additional 5% off discount sa lahat ng i-avail nyo sa Cloak. Papa flights, hotels, and activities. Ayan guys, so doon tayo sa 1700, so sa Nankai. Hindi pa siya nag-English language eh, hindi ko tuloy siya maintindihan. Ayan, Forcan sa airport. Ayan, tama, dito tayo sa 9. Ayan guys, ang pag-identify is ganito. Ito, 7 to. Ito, 8 to. So dito tayo sa 9. Ayan, for airport, Rapid. Ayan, dito tayo. Actually, dito din ako galing noong ano, nung pa-uwi ako dito. I mean, nung papunta ako ng first day. Ayan guys, andito na tayo. Actually, it's already 4:42 PM. So, medyo matagal tayo hintayin natin. Pero at least, mas okay na yung maaga kaysa mali tayo. And kung hindi pa lang yung mga tao naghihintay dito, nakikita niya, hindi pa siya crowded. Pero yung mga nagdadatingan, ayan, kung makikita niya sa likod ko, may mga maleta na rin dala. So, tama tayo. And let's go. Kansai International Airport. Ayan na ang ating train, dumadating na. And guys, sa car number 1 tayo ha. Pero maglilinis muna sila ate, as far as I know, lilinisin muna nila yan. Hindi pa tayo pwede pumasok. Ayan. Diba, color blue guys, pagka-rapid. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video! Ayun guys, yung car number 1. Doon tayo naka-reserve sa pinakauna. So, nililinis pa kasi kapag ka dumadating yung isang train, nililinis muna bago mag-next customer or passenger. Okay lang yan. At least nandito na tayo. Maganda din guys dito kapag ka sa Nankai train kasakay kasi meron siyang lalagyan na ng maleta and tahimik. And hindi siya nagiging crowded. I don't know. Pero nung unang sakay ko, hindi siya crowded. Kaya masaya. Ayan guys, car 1. Hanapin lang natin yung number sa ganito. Kasi reserved seat to, parang airplane. Seat number 5. Okay, buti window. Ayan, dito tayo na-assign. Ayan guys, sa itsura dito, nakikita niyo meron kayo sa bitan ng bag or mga shoulder bag if ever. And ganito, parang sa mga JR train, pwede kayong kumain. Meron lalagyanan ng water. Ayan, lalagay ko yung water ko. Well, for example, ganyan. And window, maganda guys, sa window kayo ma-assign para makikita niyo yung mga views. And unfortunately, nung unang sakay ko dito, nung bandang gabi yun eh. Gabi nag-arrive dito yung flight from Manila. Kaya medyo madilim. Wala akong nakikita ng view. Pero ngayon, at least, meron akong makikita ng view. Diba? So, antayin natin. Sakto to aalis. 4:51 pa lang. So, meron pang 9 minutes. Okay guys, so nakarating na tayo. And actually, sakto. Hindi late. Saktong 5:37 dumating. Ngayon gawin natin yung bagahe natin. Luggage. Ayan! Welcome to Kicks! Nandito na tayo ngayon sa mismong Kansai International Airport. And pupunta na tayo doon sa mismong check-in counter. Kasi mahuli tayo. Hindi tayo pwede mahuli. Sayang ang ating flight. Ayan, tiga yung gagawin ko. Ayan guys, i-insert nyo lang dito yung ticket. Ayan. Okay, so ayan tayo sa Terminal 1. Terminal 1 ba yung ano, Cebu Pacific? Hindi ko sure. May Terminal 2 ba to? May Terminal 2? Wait. Manila, Cebu Pacific. Ayan. Dito tayo sa 20. Ito tayo. So, ang entrance natin. Ah, doon tayo sa kabilang side. Wait, wala. Tapos, check-in na F.
Let's go. Ayan, tingnan niyo ah. International Osaka Takoyaki. Dito tayo. Sa side na to. Ako naman yung nalulungkot kasi aalis na tayo. Alam niyo, ito yung parang nakakalungkot na side sa pagta-travel kapag aalis ka na sa isang bansa. Like, ako kasi yung tipong traveler na naa-attach ako sa hotel and naa-attach din ako sa bansa. So, nalulungkot ako kapag aalis na ako dun sa hotel room kasi parang feeling ko, ano ko na siya, kwarto ko na siya, ganun. Tapos, kapag ka naman sa bansa, alam niyo yun, kapag ka every time naaalis ako, ganito yung nag-feel ko. Kaya, yun yung factor na nag-reason out sa akin para bumalik. And I promise, babalik tayo dito sa Japan. Tandaan nyo yan. Babalik tayo dito. Hala, mga naka-zoom pala yung mga ano ko. Naka-zoom yung mga iba kong video. Ayoko pa naman yung naka-zoom. Gusto ko naka-wide angle. So, ayun tayo kayo sa second floor. Ayan, makikita nyo sa legend. Ayan, kung magbabasa kayo mabuti sa legend, dito sa second floor yung mga domestic departure. So, doon tayo sa international. So, sa fourth floor tayo. And gumamit na tayo ng elevator. Hindi na natin kakayanin mag-escalator. Yung taas, ito talaga yung kulay dito, no? Parang hindi siya aesthetic. Color pink sa blue. Yun yung color ng Kansai, guys. Just so you know. Ayan, so let's go. Hanapin natin yung F. Kasi sa F naka-line yung Cebu Pacific. Daming tao. Ayan! Kita-kita ko na. F! Ayan. Ayan, guys. Nandito na ako ngayon sa check-in counter. And actually, magbabagdrop na lang ako. And pinrint ko doon sa area na yun yung mismong luggage tag. Yung baggage tag. Tapos yung mismong boarding pass. Ganyan, napaka... Tignan nyo, napakahaba kapag pipila kayo sa check-in. So, mag-online check-in na lang kayo. Guys, so nag-check-in na ako. Pina-check-in din yung mismong payong. Bye-bye! Oh, di ba? Pasok tayo. 32 kilos tayo ngayon pa uwi. Tama lang. Tapos ang technique, guys, is magpapalagay ka ng fragile sticker. Kasi kapag ka nagkilagay ka ng fragile sticker, hindi ibabalibag yan sa naiya. And dito mismo. Ayan o. Bye-bye! Okay, so papunta na ako doon sa departure area. And actually, pinalipat ako, diba, doon yung merong Cebu Pacific. Crowded daw doon. So pinalipat ako doon since isahang dugtungan lang naman to. Let's go! Wow! World's best airport for baggage delivery, which is, I think, totoo naman. Sana yung payong ko makarating sa Pilipinas. Kasi guys, first time ko mag-check-in ng tipong maliliit na stuff. Like, lagi nasa loob ng maleta. Ganun pala pag payong, no? Nadumihan tuloy yung pagka-aesthetic niya. Nilagyan ko ng color red na tanda kasi baka magkapalit-palit kami. So guys, nakalagpas na ako doon sa mismong immigration area sa passport control. Ngayon, nandito sa tax-free shop. So ngayon, bibili na muna ako ng Royce na matcha. You need passport? We don't need okay. It. Okay. Then I? And guys, oh, kapag gusto niyo daw may yellow 100 yen. Hindi ko naintindihan, sabi ko oo. Oh. Nagkaroon patuloy ako ng 100 yen na binayaran. Ayan. May pa-yellow sila. Hindi ko kasi naintindihan eh. Oo lang ako ng oo eh. Nakagastos patuloy ako. Wait. Saan tayo? 18 na. Parang hindi dito. Hindi tayo dito. Hindi tayo dito. Saan tayo? Hindi tayo dito. Ayun, nakatago pala yung gate 18. So dito tayo sa North Lounge. Let's go! Ayan, kung makikita nyo ay wala nang ganong ano dito. Walang ganong araw. Diba? Kabagsak na yung araw. Ganun lang kadali. We're wrapping up our Osaka Japan trip. Okay guys, it's time to go. Diba, paalam na tayo ngayon dito sa Osaka.